Nakakagulantang na naman na ano ba ito, revelation or preview ba ito? Ano ang mapapansin natin sa video na ito? Mukhang ganito ba? Ano ba ang nangyari? Bakit nagtataka tayo? Bakit parang advance ang nangyaring pag-file ni Secretary Buying ng kanilang counter affidavit? Ano ang kinaugnayan nito, mga kababayan, sa ating maririnig ngayon na video? Well, hindi pa naman ito yung katapusan ng kaso or ng mundo, kung totoosin, no? Dahil nga ito ay pag-recommenda pa lang ito na kasuhan or formal ng kasuhan si General Bantag dito nga po sa Regional Trial Court ng Las Piñas, pagkat doon po nangyari ang krimen na di umano ang pagpatay na ibinibintang nga dito kay General Bantag. So panoorin natin, mga kababayan, tong video at sama-sama natin reaksyonan. Okay, the 00443 for the death of Cristito Villamor Palanya alias Jun Villamor Igloba / Crisanto Villamor / Idoy. DG Gerald Bantag Ikitalik, Chief Superintendent Ricardo Zulueta y Soriano, PDL Alvin Labra y Cornista, and PDL Aldrin Galicia y Micusa as principal by inducement. B. PDL Mario Alvarez y Hermones, PDL Joseph Jorfo y Medel alias Jorpo, PDL Christian Ramac y Dizon alias Yukon, PDL Ricky Salgado y Lamigo alias Lupin, PDL Ronnie de la Cruz y Pabustan alias Barok, and PDL Joel Reyes y Alog alias Puppet as principal by direct participation. So, kita mo na. Sinabi, nagrekomenda na na isasampa ang dalawang impormasyon. At kung ba isampa na ito sa Regional Trial Court ng Las Piñas kung saan pinatay si Percy patungkol sa kaso ng pagpatay kay Percy, ay malamang na isampa na ito noong nakarang linggo pa at inaantay na lang ang warrant of arrest na ilalabas ng court. At ang isang kaso sa pagpapatay kay Jun Villamor ay isasampa naman dun sa Muntinlupa Regional Trial Court. Bakit? Nangulangot pa. Nakita nyo, nangulangot pa si attorney. Ayan, mga kababayan, may napansin ba kayo rito? Ako po, ang napansin ko, banda po doon sa kanyang sinabi, no? Naalala nyo dati, nung nagtataka ang lahat kung bakit si Secretary Buying ay tahimik at wala pang di umano ipinafile na counter affidavit patungkol nga doon sa ginawang pagpapasagot sa kanila ng ombudsman. Ngayon, mga kababayan, nagulat tayo dahil nang malaman po natin ay nakapagsumiti na pala ito at advance na mag-isip, no? Advance na magsumiti. Well, siguro nga dahil napaliwanag na rin natin ito, malamang bago rin naglabas ang ombudsman ay formalidad na lang kanilang sinasabi siguro. But alam na nila na nakapag-file na nga si Secretary Buying ng counter affidavit. So ngayon, mga kababayan, ito tahimik, ano? Hindi natin napapansin. At dito ngayon, mga kababayan, dito kay mismong uncle, may narinig tayo. Ano kaya ito? Ito rin kaya ay maaaring totoo? Nagtatanong lang po tayo, no? Hindi nyo ba napansin, mga kababayan, ang sabi niya? Di ba may sinasabi sila? Kasunod na yung warrant of arrest. At ang sinasabi ni uncle, balikan natin ha, may sinabi si uncle na malamang na isampa na ito. Di ba nakakagulat, mga kababayan? Pansinin ninyo. Alias Jun Villamor Igloba / Crisanto Villamor / Idoy. DG Gerald Bantag Ikitalik, Chief Superintendent Ricardo Zulueta y Soriano. Sinabi, nagrekomenda na na isasampa ang dalawang impormasyon. At kung ba isampa na ito sa Regional Trial Court ng Las Piñas kung saan pinatay si Percy, patungkol sa kaso ng pagpatay kay Percy ay malamang na isampa na ito noong nakarang linggo pa. Ay malamang na isampa na ito noong nakaraang linggo pa. Narinig nyo ba, mga kababayan? Ay malamang na isampa na ito noong nakaraang linggo pa. Naku po, anyari. Ang ibig mo sabihin, attorney, kung susundan natin ang kanyang sinasabi ng attorney, ano? So lumalabas, ay, halimbawa, mag-file uli ng motion for reconsideration or to review. Magiging walang selfie na rin yun, uncle. Kasi sinasabi mo, ikaw na isabi, ha? Na malamang na isampa na ito noong nakaraang linggo pa. Ibig nyo sabihin, bago namin malaman na mayroon probable cause na
result mula dito sa Department of Justice panel na prosecutors ay naisampa na nila at kahit mag-appeal pa, wala nang silbi yun. Aywan ko kung tama ang aking observation patungkol nga dito sa sinasabi ni Uncle Calboro. At mga kababayan, hindi rin po natin tiyak kung ito nga ay totoo ang kanyang sinasabi. Pero tandaan po ninyo, mayroon na pong nangyari yung nakaraan nga na hindi natin alam, advance pala ang pag-file ni Buying ng kanilang counter affidavit. So hindi po tayo masisisi, sabi nga ng iba parang nag-speculate tayo. Pero sa tingin ko hindi po tayo nag-speculate. Binabasa lang po natin yung kanila ding mga aksyon at ang kanilang pinapalabas. Di ba baga mga kababayan? Sige nga. Kinaantay na lang ang warrant of arrest na ilalabas ng court. Kita nyo? Ayan, maliwanag. Siya mismo may sabi. Hindi ko sinabi yan ha. Ang sinabi niya, yung probable cause na nga na sinasabi ng DOJ panel, prosecutors, malamang na isampa na nung nakaraang linggo pa. Narinig nyo naman sa kanya, kaya hindi ko sinabi yan ha. Kaya Uncle Calboro ko narinig yan. At nakapublic naman yung kanyang video na yan. Tayo rito ay nagre-react lang. Hindi po tayo rito nag-speculate. Binabasa lang po natin ang kanilang mga aksyon at kanilang mga ginagawa. At syempre, hindi kayo makakaligtas sa aming mga bantag vloggers. Nakatuon, hindi lang kami, pati yung taong bayan dito. Tama kaya ito si Uncle? Tayo nagtatalong lang ha. Ayon nga dito kayo sa kanya eh. Siya may sabi niyan eh. Na malamang naisampan at nag-aantay na lang ng warrant of arrest nung nakaraang linggo pa. Sinabi, nagrekomenda na isasampa ang dalawang impormasyon. Ayan mga kababayan ha. Sinabi na nagrekomenda na isasampa ang dalawang impormasyon. Ibig sabihin yung dalawang kaso. At kung ba isampa na ito sa Regional Trial Court ng Las Piñas kung saan pinatay si Percy patungkol sa kaso ng pagpatay kay Percy ay malamang na isampa na ito noong nakarang linggo pa at inaantay na lang ang warrant of arrest na ilalabas ng court. Ayan, maliwanag yan mga kababayan. Malamang na isampa na ito noong nakaraang linggo pa at inaantay na lang ang warrant of arrest. And nagugulat tayo kung totoo itong sinasabi ni attorney dahil kahapon lang natin nalaman. Kahapon lang nila ito pinalabas. Yung probable cause na yan na nanggaling nga sa DOJ panel. Kayo na pong bahala mga kababayan. Mag-ano ng opinion ninyo kung ano nyo masasabi. Tayo po dito ay hindi po tayo nag-speculate. Binabasa lang po natin ang sinasabi ni Uncle Calboro. Kung mapapansin ninyo, hindi ko po dinadagdagan, kundi parang ini-interpret lang natin ng paunti-unti. Kung paano po ninyo interpret, kayo na pong bahala. Pero sa atin po, nagtatanong tayo rito. Gaano ito katotoo? May katotohanan ba yan, Uncle, na naisampa na pala yan bago pa na malaman ang sambayan ng Pilipino? At inaantay nyo na yung warrant of arrest? So, wala nang silbi kung mag-apila pa man ang kampo ni General Bantag. Ganun ba yon? Nagtatanong lang po ha. Paano lang nung advance na pala ang counter affidavit na ginawa ni Secretary Buying at consolidated pa? Kung ano ang inyong mga reaksyon at kuminto mga kababayan, i-comment nyo po dyan sa baba at babasahin. Maraming salamat. Sa hilagang may likas yaman, riyon ng Cordillera. Naghahari ang mga bundok, nagmisto lang siyang rilan. Lakas at tapang igorot ang kanilang binabandila. Mayaman sa kulturang walang pahit panyaga. History recounts they go stronghold, invaders tried to subjugate, but the Igorots ruled them out. To quote some words from General MacArthur once held down, give me 1,000 Igorot and I'll conquer the world. Kapwa Igorot, saan ka man naroroon, sabay nating harapin ang matinik na hamon. Ang paghahanda na ating gagawin ngayon ay tutukuyin ang tagumpay sa takdang panahon. Halina't sumabi sa paglalakbay at sa bawat hakbang natin sumigaw ng sabay-sabay. Ating iwagayway sa mahantong
tunay na tulay, tuma sa tagumpay. Sabay-sabay.